Receiving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G-Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Lagunsan or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. The long wait is over. We're now on a GCash as a biller. Ibig sabihin, pwede nang magbigay sa ating GCash account anytime dahil wala na itong limit. Pero, how can you give gamit ang option na to? First, mag-log in sa inyong GCash account. I-press ang Pay Bills, then choose Others. I-type at hanapin ng Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated, siguraduhin na piliin ang may church logo natin. I-type ang inyong pangalan as donor, your mobile number, purpose of donation by selecting kung ang ibibigay ay tithes or G-code, at ang inyong desired amount. Lastly, confirm the details para makumpleto ang inyong transaction process. And you're done! It's fast and easy. Thank you for being our partners and sharing the gospel throughout the world. Yehey! Biller na tayo! God bless everyone! Want to learn and talk about the Bible from a bigger perspective down to its smallest detail?
Catch us every Wednesday, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Only here on the Teaching Ministry's Bible Survey. Hello, brothers and sisters. You're welcome to join us as we share insights from chapters and stories in the Bible. Relatability and practical theology. Pag-usapan natin yan. Let's make our weekly devotion a habit. Tune in every Tuesday, 7 p.m. here at Service Force Devotion. Na nag-iisip na hindi na kayang baliktarin ang sitwasyon mula sa pagkakalugmok mo. Alam niyo po, isa pong malaking pagkakamali po yan. Dahil anuman ang negatibong sitwasyon mo ay kayang baliktarin ng Lord na maging positibo po yan. In other words, God can take the greatest of problems and turn them into the greatest of Lord po kagad, pag may labanan, pray, kneel down and pray. Kahit pudpud na, puro kalyo na yung tuhod mo, magkasugat-sugat na yan. Basta may labanan, matinding labanan, anuman labanan yan, we have to kneel down and pray. By the power of our Father in heaven, let us claim the victory. His blessings and yes, are just prayers away. Together, let us offer our earnest prayers to God. For our brethren, families, friends, and ourselves. My God Connection, every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and IGTV. Pag-ibig ng ating Lord, ang lakas ng influence sa atin po. Talaga sabihin natin, kahit itapat mo, hindi pa rin may influence, yung love pa rin ng Lord ang makaka-influence sa atin. Dapat yun, nasa atin ang Lord eh. So, ibig sabihin, nasa atin yung love na yun. Na dapat yung love na yun nakaka-influence po sa atin, na nakaka-influence sa iba, para yung iba po ay madala natin. Dapat yung kanya gusto ni Paul puro by grace para masave mo, pirmi yung sinasabihan mo, masave pirmi yung lahat ng taong kausap mo. Kaya with grace dapat ang salita natin, yung biyaya dapat nandunod, dahil kundi sa biyaya hindi ka rin ligtas. Biyaya lang ang pagkakaligtas mo, biyaya lang ang pagiging matuwid mo, biyaya lang tayong lahat. Pag sinabi neighbor, mga kapatid, malawak po, mahalin mo daw katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ibig sabihin, mahalin mo ang soul niyan. Kung paano mo minamahal ang soul mo na ayaw mo mapunta sa hell, ganun din ang gawin mo sa kanya. Scared or worried?
I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ, to God be the glory. Salamat po sa ating Diyos at nandito na naman tayo upang muli tayong maghandog sa Panginoon ng isa pong gawain na kung saan alam ko po na malulugod siya sa ating lahat. Sapagkat ito po ay pagpapakita na hindi natin nakakalimutan ng kanyang turo na mahalin natin siya ng buong isip, ng buong puso, ng buong lakas at espiritu natin. Alright, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon. Ngunit bago po muna tayo manalangin, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Psalms 86 verses 11 to 13. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will praise you, O Lord, my God, with all my heart. I will glorify your name forevermore. For great is your mercy toward me, and you have delivered my soul from the depths of Sheol. Purihin po ang Diyos, napakabuti po ng ating Panginoon. Sa buhay po natin, lalo na ako nung unang panahon ay talagang tinawag ng Panginoon sa sakit, di po ba? Akala ko mawawala na ako sa mundo. Pero dahil sa habag ng Panginoon ay talagang tinawag niya ako upang ano? Upang turuan, kasi ang tanong ko po sa Kanya, ano bang paraan, paano ako mabuhay sa mundo? So yun po ang aking panalangin sa ating Panginoon. At ang Panginoon sa kanyang habag ay nagpadala po ng kanyang mga lingkod. At itong mga lingkod ay nagturo po ng salita ng Diyos. Kaya ako po ay uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Alam yung tinuro sa akin ng Panginoon, magkaroon ng takot sa Kanya. Kasi alam po ninyo mga tao ngayon, walang takot sa Panginoon kung magsalita sa kanyang kapwa, gano'n na lang. At pagkatapos po niyang ipunla ang takot sa akin sa Kanya, natutuwa ko magpuri sa ating Diyos. Purihin po ang ating Diyos. Napakahirap po magpuri sa Panginoon kundi natin kasama ang Espiritu Santo. Pero kapag tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, ano pong nangyayari sa atin? Lumalakas tayo at natututo natin ibalik sa Panginoon ang lahat ng glory. Hindi natin inaangkin yan, kundi sa Panginoon ang lahat po ng ating mga ginagawa. Amen? Kaya sa ating lahat na nakakilala sa ating Diyos, wala po tayong gagawin kundi magpatuloy po tayo magtaas sa pangalan ng ating Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo, tayo po manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat alam po namin na hindi biro, Panginoon, ang ginawa mo sa amin sa cross of Calvary. Kami lahat ay tinawag mo upang kami po ay patawarin sa aming mga kasalanan. Nahabag ka sa amin at tinuruan mo kami magkaroon ng malaking takot sa inyo, O Diyos. Hinihiling namin, Ama, yung basbasa mo po kami lahat. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa amin. Bigyan mo po kami ng bukas na kaisipan na maunawaan yung mga salita. Tulungan mo po kami makalimutan ang lahat ng mga problema namin at bigyan mo po kami ng pusong mapagkumaba na lahat ng mga bagay na maririnig namin mula sa inyo, Panginoon, ay amin pong tanggapin at isagawa. Dalangin namin, Lord, na ibigay mo ang double portion ng anointing sa aming beloved Bishop at mag-umpisa sa akin, Panginoon, kayo pong siya manguna sa lahat po ng gagamitin mo. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen. Bagong umaga, bagong pag-asa, basta't
sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon. Maniwala ka, hawak-hawak ka niya. Magpasa hanggang ngayon.
Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat at ngayon po ay araw uli ng Linggo, araw para tayo po ay muli magkita-kita at mag-aral po ng kanyang salita. Kaya ito isang buong pusong pasasalamat natin sa Diyos sapagkat kahit sa gandong paraan ay patuloy tayong nakapag-aaral ng kanyang salita at patuloy na nakapakikinig ng kanyang salita. Sapagkat naniniwala ko na isang araw po ay wala na yung gandong pagkakataon sa atin. Kaya dapat i-take advantage natin, samantalahin natin hanggat andyan dyan ang salita ng Lord at libre, wala nang babawal sa atin, samantalahin natin makinig. Sapagkat yan ang kailangan po natin, especially nowadays. Nasa last days po tayo and last days are not good days. Yan po'y bad days. Kanya kailangan natin ang faith po natin. And faith cometh by hearing and hearing the word of the living God. Kailangan makinig tayo na makinig ng word of God at hindi basta makinig, kailangan daw sa puso tayo makinig at ang intention natin ay sundin po yung pinakikinggan po natin. And how I wish na sana sa umagang ito po, yung lahat ng pakikinggan natin, lalo na po yung pinaka-message po natin ay gawin po natin, i-apply po natin. At sa maniwala kayo sa hindi, pero maniwala po kayo na ito magiging susi ng inyong pagpapala, ito magiging susi para makasurvive, para lumakas tayo at ma-revive tayo sa ating pananampalataya. Hindi po alam na maraming Kristiyano yan, pero ang susi, ang tatalakayin po natin na kailangan lahat po tayo maging ganun. At kung ganun po tayo, tandaan po ninyo, wala pong crisis dyan, wala pong war dyan. Hindi nyo mahararamdaman yan. At makikita nyo kung paano kumilos ang Diyos po sa atin kasi nagawa natin ang kalooban ng ating Lord. Na yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang masunod natin ang kalooban ng ating Diyos sa buhay. Pero bagong lahat, of course, yuko natin, ulo natin, tayo humingi ng gabay sa ating Diyos. Diyos na nasa langit, maraming salamat uli, Panginoon ko. At pinupuri ka namin, tinataas ka namin, dinadakila ka namin sa mga pagkakataon binibigay mo sa amin, O Lord, na patuloy na mag-aral ng salita mo. At nang sa ganun, O Diyos, ay mabago, Panginoon kami, at makasabay kami sa lahat ng mga nangyayari, Lord, dito sa mundong ito na alam kong pinapahintulot mo bilang pahiwatig sa amin, O Lord, na malapit mong pagbabalik ka ma. Kaya hinihiling ko, O Diyos, na lahat po namin pakikinggan ay maisakatuparan po namin, masagawa namin, Panginoon, maipamuhay namin, Lord, para na sa ganun, O Diyos, ay malugod ka sa amin at na sa ganun din, O Lord, ay makakilos ka sa aming buhay. Pakalinisin mo kami, Lord, para malaya ka, makakilos sa amin lahat, O Diyos. Alisin mo lahat ng mga hindi maganda sa aming puso at isipan, O Lord, para malaya ka, makakilos sa amin lahat. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Now, in the book of Luke, chapter 16, verse 20, but there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Verse 22, so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. In verse 27, 28, then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. For I have five brothers that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. And may the Lord bless the scriptures that we have read. And our subject today is entitled, The Most Wanted Man in the World. Now, brothers and sisters, I believe that the story of Lazarus' resurrection made a huge impact to the spectators and mostly to his sisters, Martha and Mary. Because raising a person from the dead is a divine thing that only God can do. However, although this miracle is surprising and awesome, it also shares an important lesson many Christians are not aware of. Now, my point is this. We have just read the Bible that when Mary and Martha told the Lord Jesus Christ that Lazarus was in serious condition, his response was rather unusual because upon knowing that Lazarus was in critical condition, it was the Lazarus whom he loved, and yet he still waited for 2 days before rushing to him. Why? What was the reason? What is the reason? That it was a divine delay, a delay with a divine purpose. Now, most times, delays are a way to test a person. For example, the 10 virgins. Malinaw po, the Bible says in Matthew 25,
that the groom was delayed. Kaya yung 10 virgins, nasa test sila, the test of readiness. Nasa kanila dapat ay handa po sila na katulad din po natin. Yung wedding at Cana naman po is test of waiting. Kasi sinabi ni Virgin Mary kay Jesus Christ, wala na silang alak, pero sabi ng Lord, my time has not yet come. But in the case of Lazarus, the very reason is in John 11:40. The scripture says, Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? So the reason for this delay was to expose the glory of God. In what way? In John 11:41, 42 says, and then they took away the stone from the place where the dead man was lying, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me, but because of the people who are standing by, I said this that they may believe that you sent me. So the Lord Jesus Christ says that the reason is for people to believe that God sent Him. Sinend siya bilang ano? Bilang Messiah. Messiah na ano? Messiah na magliligtas, not by violence or rebellion or mutiny, but by a divine sacrifice. That He would die, be buried, and rise again on the third day. Now the Pharisees believed that He will die and be buried for sure. That's why they killed Him. But not His resurrection. In other words, He let Lazarus die so that they will believe that resurrection is real, which is the immutable part of the gospel of salvation in 1 Corinthians 15:1-4. Now going back to the story in John 11:20-22 says, then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met Him, but Mary was sitting in the house. Now Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. So brothers and sisters, what did Martha know when he said, even now, I know. Even now, kahit ngayon, alam ko. Kung idiretso natin po ito sa Diyos, ang ibig niya sabihin po ay, even now, alam kong kayang buhayin ng Lord si Lazarus. Even now. At may mensaheng Diyos sa atin lahat, sa inyo lahat ng mga Kristiyano po, meron po. Pinasasabi ng Lord to all of you Christians, even now, kaya-kanyang pagalingin. Even now, kaya-kanyang pagpalain. Even now, kaya-kanyang iaang sa utang. Even now, kaya-kanyang alisin doon sa kanyang tatakutan mo. And even now, kaya-kanyang mag-perform ng miracle sa buhay mo. Even now, kahit ngayon, kaya ng ating Lord. In fact, sa Acts, si Eutychio po, mga kapatid, ay nahulog mula sa third floor. Pagbagsak, patay po siya. Pero noon ding or sa yon, lumapit si St. Paul, bumaba siya, lumapit si St. Paul, kinarga niya at ano sinabi niya? Huwag kayong magalala, buhay siya. Why? Naniniwala siya dun sa kasalukoy ngayon. Ibig sabihin ni St. Paul, even now, kayang buhayin ng Lord ito. Kaya huwag kayong matakot anuman ang kalagayan ninyo po. Dahil even now, kaya niyang lutasin ang kabigatan mo. Even now. Because He is the God of yesterday, the God of tomorrow, and the God of now. Kung ngayon, nagsuasuffer ka sa matinding sakit o financial difficulties, troubles in life, even now, He can deliver you from whatever difficult situation you're in. But if God, yun ang tanong ngayon eh. Ang sagot dito, ngayon daw, kaya tayong tulungan ng Lord. But if God can answer even now, why does His answer nowadays seem to be delayed? Yan ngayon ang tanong. Kasi malinaw, sinigaw natin kanina, even now, kayang gawin ng Lord. Even now, kayang kapagalingin. Pero bakit nga hindi nagkakaganon? Bakit may delay ng ating Lord? Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, pag sinabi ng delay sa Lord ay divine delay po yan. Pero why? Ano ang dahilan? Like we read earlier, for them to see the glory of God. In what way? Now, brothers and sisters, Lazarus' resurrection was a perfect example of the display of God's power. But there was no record in the Bible of Lazarus testifying about this good news that happened to him. Wala po record na nag-testify siya.
Well, if I'm not mistaken, he even went into hiding because religious leaders threatened to kill him. So he did not take advantage of what God had done in his life. Hindi niya sinamantala yun. He was resurrected and then died after the rush period. Wala na po. Because he kept quiet about a miracle that's worthy of shouting about. Hindi niya sinigaw yung ginawa ng Lord sa kanya. Tumahimik lamang po siya. In other words, God made him a living witness, but he chose to be silent as the dead. Yun ang nangyari sa kanya, mga kabatid. So in other words, gumawa ng miracle sa kanya para maging buhay na patotoo, pero tumahimik siya. Imbis na magpatotoo siya, mag-testify siya, ay tahimik, yun naman, nagtago pa siya, mga kabatid. But on the contrary, in Luke 16, 19 to 20, the scripture says, there was a certain man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. Now, in verse 20, but there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. Now, dito po makikita natin ang dalawang contrasting pictures ng estado ng buhay. Una, yung rich man po, nakadamit ang purple and fine linen. Now, pag sinabing fine linen, ito po yung mga damit na mga mayayamang tao nung araw. At lahat ng pinakamasarap na pagkain sa world, na tikmat niya, sa kanya, nasa pagkainan niya. In other words, na-enjoy niya ang benefits ng kanyang wealth sa araw-araw na buhay niya. On the other hand, kabalik ka rin naman dito sa mayaman si Lazarus. Isang beggar na puno ng sugat sa buong katawan na nagpupunta, dinadala sa gate ng mayaman po para mag-abang ng mga mumong nahuhulog sa hapagkainan ng mayaman para makakain siya. Meaning, maaring para sa asong tanging nakakain niya o sabihin natin dog food talaga ang kinakain niya. At yung mga sugat niya ay dinidilaan lang ng mga aso na tinubaga yun ang pampagaling sa sugat niya. At maaaring tinuturing siya ng mga mayayaman na hindi lamang marumi, kundi dinispise siya ng Diyos. Ganun po nung araw, pag bega ka, iniisip lang, dinispise ka ng Diyos. But in Luke 16:22, ano sabi ganon? So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. So dito po nagkaroon ng equality pagdating po sa death. Yan ang tandaan ninyo po. Pag sa kamatayan po, pantay-pantay po lahat dyan. Walang mahirap, walang mayaman, walang marunong, walang bobo, wala po. Lahat dyan mamamatay po. And the Bible display to us that both the rich and poor will die. Ang problem dito, nabaligtad ang sitwasyon nila. Yung mahirap ay nasa bosom ni Abraham, na ibig sabihin po ay heaven. And Lazarus was given a high honor reclining next to Abraham, according to some commentator. Yung kalagayan ni Lazarus na isang beggar po ay bigla nagkaroon ng ganung position po. Kanya, huwag ninyong mamatahin yung mga tao na andito sa lupa po. Baka isang araw, pagdating sa langit, magulat kayo, napakaganda ng position niya. While the rich man was in Hades, a place of unspeakable torment in hell. Now, ang mabigat dyan ay yung sinabi niya sa request niya, Luke 16:24. Nag-request ito pong mayaman. Sa Tagalog natin basahin. Kaya sumigaw siya amang Abraham, maawa po kay sa akin. Utusan po ninyo si Lazarus. Take note, utusan daw si Lazarus na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Utusan daw si Lazarus. Imbis na magmakaawa kay Lazarus ay utusan daw. Why? Ganyang katindi ang evil of discrimination. Hanggang hell, dadadala pa rin niya. Nandoon pa rin na iniisip niya na si Lazarus ay beggar, siya yung mayaman. Yung pa rin na nasa utak. Nasa hell na po siya. Gayun din yung superiority complex. Ay, matindi po. Hanggang sa hell, iniisip pa rin niya mas mataas ang pagkatao niya kaysa doon kay Lazarus. Hanggang impyerno po yun. Despite nakitang-kita niya ang kalagayan niya at ang kalagayan ni Lazarus, nandun pa rin sa isipan niya. Iniisip pa rin niya si Lazarus ang beggar, but the truth is, begging for a drop of water po, ay siya mismo po, yung mismong mayaman. That's why in Luke 16:27-28, eto na po, hindi siya pinagbigyan doon, humiling uli siya. Ano sabi niya ganon? And then he said, I beg you therefore, Father, I beg you, Father Abraham, that you would send Lazarus, that you would send him, you would send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. So this is the worst realization a man could ever experience.
He came to realize the power of testimony in hell. Yun na matindi. Not during his lifetime. Kasi kung isipin natin maigi po, paano ka mapupunta sa ganung kalagayan kung napakaganda ng katayo mo sa buhay? Never mo isipin nyo. But it happened because he ignored the power of testimony na na-realize lang niya nung nando na siya sa hell. That's why he did not ask for a theologian, a pastor, evangelist, a teacher, but a man like Lazarus who believed in God and who was not afraid to open his mouth to testify about God. Yun ang hinanap niya. Isang taong naniniwala sa Diyos at nagbubukas ng bibig para isigaw talaga na ang Diyos ay buhay at meron Diyos po talaga. Ang tanong, why Lazarus? Bakit si Lazarus? Yan ang tanong ngayon. First, because Lazarus saw that hell is real. Totoo po. Kasi kitang-kita ni Lazarus na may hell talaga. Nandun siya, nakita niya mismo, andun ang hell, at nandun mismo yung mayaman. Kanya, maybe ang dahilan, kanya siya ang hiniling nito mayamang ito. At maaaring hindi naman si Lazarus ang nag-share sa kanya about heaven and hell or about the word of God. But on the other hand, it might be Lazarus was the one who testified to him about heaven and hell. Maaring si Lazarus din naman. Why? Because I believe that his situation did not stop Lazarus to live as a child of God. And since nakikikain siya doon sa gate na mayaman na yon, tiyak na hindi siya nakalimot magpasalamat sa kanya. At bilang anak ng Diyos, maari na sineran ni Lazarus ang mayaman. Tungkol sa katotohanan, may Diyos talaga, may hell talaga, may heaven talaga, siner niya. At maaring kanya niya siner, una, bilang ganti sa dog food na binibigay sa kanya po, na hindi alam ng rich man na yung kapalit ng dog food na yun ay higit pa sa kayaman ang nasa kanya. Eternal life ang kapalit ng dog food na binibigay niya. Pero hindi niya alam. Dahil hindi niya nare-realize yung power ng testimony ni Lazarus po. Para sa kanya, ang response siguro niya ay maaring ang sinasabi niya, ay most likely insulting words ang binibigay niya. Kasi nga, beggar lang siya. Because people are poor and short-sighted when it comes to the value of God's message. Ay, diyan matindi ang tao po. Talagang pagdating sa God's message, parang hindi nila makita talaga, hindi ma-visualize yung ganda ng salita ng Lord at kunin laman ng salita ng Lord, especially when surrounded by blessings. Pag nandiyan blessing dito, blessing doon, blessing dyan, ay hindi makita ang kahalagahan ng salita ng Lord. At tiyak na alam na mayamang makulit si Lazarus at wala siyang takot mag-share tungkol sa Diyos sa kabila ng kanyang kalagayan at pang-insulto niya, ay kaya maaring yun ang reason kung bakit si Lazarus ay nire-request niya kay Abraham para mag-testify. And thirdly, it might be that Lazarus did not stay quiet. Instead, he kept on testifying to the rich man, seeing that he had no relationship with God. Yung kasi alam niya walang relasyon sa Diyos ito. Sigurado bound to hell ito. Sigurado sa hell mabubuta itong taong ito. Kanya pag Kristiyano ka, dapat talaga hindi mo matitiis na yung taong yan ay masyeran mo siya, mahatak mo siya sa madali sabi. In fact, during his lifetime, the rich man didn't realize that he was the real beggar before God. Just like many wealthy people in the world, sa ngayon napakaraming ganyan. Ang yayaman pero beggars po sila sa harapan ng ating Lord. Example sa Acts 16:9-10. Ano sabi ganon? And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." So verse 10, now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us, to preach the gospel to them. At nasa isip nila, ang Diyos ang tumawag sa kanila, pero may vision sila, na may tao, may soul in Macedonia were pleading, nakikiusap, begging for a preacher or a witness or someone who will testify for them about the gospel of Christ. Just like in real life, many souls, not their bodies but their souls, are begging for someone to testify of the goodness of God. And basically, they are the ones around us, closer to us than we think. Alam nyo, isang sabeks example itong mga politicians po natin. Kung makikita natin sila, nandun talaga nakasakay sa magarang kotse, sabihin natin na talagang dignified sila, tignan talaga. Pero kung titignan, very deceiving po yan. Dahil hindi ko nila lahat. Pero karamihan po sa kanila,
yung kanilang soul nagbe-beg talaga na isa magta-testify sa kanila kung sino talaga ang Diyos, kung ano talaga ang Diyos, o how yung spirit nila. Yung spirit nila nandoon na malnourished na spirit nila talaga nangangailangan po ng isang magte-testify sa kanila para lumakas yung spirit po nila. Pero kung titignan mo sila, tilibaga malakas sila, napapagod lang yung katawan nila, hindi katawan ang pagod sa kanila. Yung soul and spirit nila po ay pagod po, mga kapatid. Dahil hindi nakakakain ng salita ng Lord. Sa sobrang busy nila, wala yung salita ng Diyos, mga kapatid. Maging doon sa mga mayayaman, ganyan din po. Dahil sa walang panahon sa ganito, mga kapatid, ang kanila pong kaluluwa nagbe-beg po yan. Hindi natin nakikita. Kanya nga madideceive tayo doon sa itsura nila eh. Madideceive tayo doon sa kotse nila, sa katayuan, sa buhay nila. At itong mayamang ito, mga kapatid, nakakadeceive. Pero si Lazarus, alam niya. Alam ni Lazarus na yung kaluluwa ng mayamang ito ay uhaw. Ang kaluluwa ng mayamang ito ay naghahanap ng isang magte-testify sa kanya. And even the poor, mga poor people, mga kapatid, sumisigaw ng job. Pero ang totoo, ang kailangan ay God. Hindi job, God ang kailangan nila. Pero sumisigaw ng job, mga kapatid. Kaya walang pinipili yan. Mahirap, mayaman, kilala o hindi, ang souls ay naghahanap po. Yung mga souls nila naghahanap, mga kapatid, ng isang tao na magte-testify sa kanila para mapakain yung kanilang soul. Tandaan ninyo po, ang pagkain ng ating kaluluwa po, yung salita ng Diyos. At yung tao magsasabi ng kabutihan ng Lord, yung tao magsasabi na may Diyos talaga, na ang Diyos ay kumikilos. Yun ang kailangan ng tao. Now, brothers and sisters, this is in the world of the living. Doon sa mundo ng mga buhay ito. But in Luke 16, this is in the world of the dead. Ito may mundo ng mga patay. Meaning, dalawang lugar ang naghahanap na magte-testify. Sa mundo ng mga buhay at sa mundo ng mga patay. In other words, Lazarus is the most wanted person in the world of the living and the dead. At sintong Lazarus na masyadong in demand sa earth at dito sa hell? Isang taong hindi nakalasap ng blessing ng Lord o ng miracle ng Lord, bagkos mukha siyang isinumpa, kaya wala siyang magandang patotoo. Hindi siya buhay na patotoo, hindi po siya. Hindi po siya yung Lazarus sa Bethany na kahit paano maayos ang buhay niya, nakaranas ang kabutihan ng ni Jesus, at bukod sa lahat, nakaranas ang miracle of resurrection na parte ng gospel ng ating Lord. Meaning, naging isa siyang living testimony o buhay na patotoo si Lazarus of Bethany. Kaya hinahanap din siya ng tao. Pero hinahanap siya hindi para mag-testify, kundi para patayin. Kaya ibig sabihin, sa parto makikita natin, itong Lazarus na ito po, na may miracle, buhay na patotoo, pero parang hindi na buhay, mga kapatid. Nandun siya, hindi siya nagsasalita, hindi siner na siya ay binuhay ng Lord. Abay, dapat po yan yung Lazarus of Bethany. Nung buhayin siya, abay, manghang-mangha siya at walang tigil ng kasasalita yan. Kahit patay mo yan, magsasalita yan eh. Dahil nasa heart niya, gusto ko ipatotoo talaga, may Diyos talaga. Binuhay ako ni Jesus. Binuhay ko ni Jesus. Dapat puro yun ang sinasabi. Pero itong Lazarus na nandun sa in-demand hanggang impyerno ay ang Lazarus po na permin bukas sa bibig sa kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanyang matinding kalagayan. As a matter of fact, si Lazarus na dinelay ang healing at pinabayaang mamatay ay yung pagkabuhay niya ang nagbigay glory sa Lord. Hindi mismo siya, kundi yung kanyang pagkabuhay. Pero itong Lazarus na dumanas ng miracle, naging isang living testimony, ay walang glory na nakita sa kanya po. Pero itong si Lazarus na beggar, tsak na kinakitaan ng glory ng Lord. Why? Yan ang tanong. Una, nasa bosom ni Abraham. Pakalawa, nire-request ng hell do sa hell. Nire-request nung nasa hell. In demand siya sa hell. Bukod sa lahat, nagbigay siya ng glory sa Lord sa kabila ng kalagayan niya. Kaya dyan yung makikita, hindi kailangan maging mayaman ka para mabigay glory sa Lord, na pinagpapala ka para mabigay ng glory sa Lord. Hindi po. Ito beggar ito pero nagbigay ng glory sa Lord. Kasi ako mismo naka-amaze kung paano siya nakapag-testify about God. Samantala na sa ganun siyang kalagayan, kung siya man ay nag-share tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, kahit matindi yung kahirapan, yung kanyang kahihiyan, yung napaka-miserable buhay niya, kahit hindi siya naging living testimony, he testified to the rich man. Hindi sa kapwa niya pulubi, sa rich man siya nag-testify about God. Meaning, hindi tinignan ni Lazarus yung kanyang miserable kalagayan. Dahil alam niya na yung suffering sa world ay hindi maitutumbas sa suffering sa hell.
ang vision niya ay sa next life, sa real life. Hindi naging distraction sa kanya yung kalagayan niya para hindi niya isipin ang eternal life. Hindi po, bukod sa lahat, alam niyang ang hindi pagtugon ng Lord ay test lang sa kanya. Ako sa kabila na matinding nangyayari sa kanya ay magbibigay pa rin siya ng glory sa atin, Lord, by testifying about the goodness of God or about God. At maaari, isa rin sa divine reasons kung bakit ngayon madalas delayed ang tugon ng Lord sa atin. Baka who knows? Baka tinitignan niya kung yung nangyayari sa iyo ay magbibigay glory sa Lord. Hindi yung mismong nangyayari sa iyo na may sakit ka o nangangailang ka. Hindi yun. Kundi dun dahil sa kabila ng karamdaman mo, sa kabila ng financial difficulties, sa kabila ng mabibigat na problema mo, para ka pa rin si Lazarus the beggar na nagtetestify kung gaano kabuti ang Diyos ang paano kumilos sa Lord. Besides, dapat natin malaman na katulad din tayo ni Lazarus of Bethany na isang buhay na patotoo dahil binuhay tayo, binuhay siya ng Diyos, tayo binuhay ng Diyos mula sa kamatayan. The book of Ephesians 2:1, ano sabi nga doon? And you He made alive, you Christians, He made alive, who were dead in trespasses and sins. Binuhay tayo na dating patay dahil sa ating kasalanan. Pero huwag tayong pumaras kay Lazarus of Bethany na ginawa ng miracle ng Lord, pero imbis na mag-testify, tumahimik na lang. Hindi po. Ibig sabihin, para din siyang hindi binuhay ng Lord. Kasi binuhay ka, tapos tumahimik eh, para ka pa rin patay. At yan din ang katayo natin bilang Kristiyano na binuhay din ng Diyos sa pananampalataya. In fact, kanya ka nga binuhay para magsalita. Hindi lang masabi ng Lord kay Lazarus, Lazarus, bubuhayin kita para sa ganun makapagsalita ka, malaman nila may Diyos talaga, malaman nila ako galing sa Diyos talaga, malaman nila may miracle ng Lord. At ganun din sa atin. Binuhay tayo ng Lord, hindi para tayong maligtas, kundi bumukas sa bibig natin para sabihin natin sa mga tao, may Diyos talaga. Pero tumahimik lang at hindi nag-testify ang marami sa atin. Kaya ibig sabihin, para ka rin living dead. At ang living dead sa salibutan, mapapanood niyan, zombies ang labas mo diyan, pagkaganon. Living dead. At ang mabigat po sa hell ay yung torture of lost opportunity. Yan ang matindi. Yung panghinayan ng mayaman at ang lahat ng nasa hell, na kung ginawa lang nila ang simpleng desisyon na pagtanggap sa Lord, paniniwala doon sa testimony at pagsunod sa Lord, si Lazarus na nag-share sa kanila ay hindi nila inabot ang ganong katinding kalagayan. Kasi check yan, napakaraming mabibigat na desisyon ang ginawa nila sa buhay. At nagtagumpay sila, kaya nga sila pinagpala eh. Pero sa simpleng desisyon, nasilat po sila. At marami nasisilat sa simpleng desisyon na yan. Nakakarating naman sa kanila ang salita ng Lord, pero hindi nila tinatanggap. Nakakarating sa lang gospel ng Lord, pero hindi nila tinatanggap. At ang pangalawa mabigat po para sa mga nasa hell ay nasa Luke 16:28. Ano sabi nga noon? For I have 5 brothers, sabi ng mayaman, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. Sigurado lahat ng nasa hell ay may 5 brothers na buhay pa during that time. Na type ng kanilang mga mahal sa buhay at kamag-anak at kaibigan. Natulad din ang 5 kabatid na mayaman na inignore ang word of God at hindi naniniwala na may hell. So gusto ng mayaman na si Lazarus ang mag-testify. Yan ang gusto niya. Why? Una nga, dahil nakita niya ang hell. Kaya alam niya may hell talaga. And second po, maaari nag-testify about sa Diyos si Lazarus na tumatakos sa puso. Alam niyo pag ganyan na nagsishare ng word of God, yung hindi ka pinagpapala pero nagsishare ka pa na nagtetestify ka pa rin mula sa puso ang pagsishare po natin na talaga nang gagaling sa puso talaga. Kaya tumatago sa puso talaga. Kaya hindi niya pinansin. Hindi niya pinansin. At naniniwala ako na kung si Lazarus ay nagtestify nga sa mayamang ito, ay tiyak na lahat ng nasa hell ay pinadalhan ng Lazarus sa kani-kanilang buhay pero hindi nila pinansin. Hindi nila pinaniwalaan. Kaya tiyak lahat sila ay takot na takot. Hindi na para sa kanilang sarili, dahil nandun na sila. Kundi takot sila, kundi para sa kanilang mga anak, asawa, mahal sa buhay, na isang araw ay maaaring kapiling na nila doon sa hell. Dahil hindi rin nakinig sa pinadalang Lazarus sa kanila. At ang mabigat sinabi ni Abraham sa Luke 16:30-31, ano sabi ng ganoon? And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. Pag nanggaling doon sa matay na buhay ay magsisisi sila. But he said to him, if they do not hear Moses
and the prophets, neither will they be persuaded, though one rise from the dead. Kahit na si, pag hindi sila nakinig kay Moses sa mga propeta, kasi sa Old Testament po yan, ay hindi nila pakikinggan kahit may patay na nabuhay. So alam ni Abraham na meron talagang mga tao na matitigas ang puso po, na hindi tatanggap talaga, at matataas ang pride, na ayaw talagang maniwala sa salita ng Diyos. At yun nga masakit pag kailan nandun sa hell, tsaka nare-realize na totoo pala ang salita ng Lord. Alam ng Diyos yun. Kaya sa New Testament po, sinabi sa Acts 1:8, yan ang dahilan po. Ano sabi ko noon? But you shall receive power. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the end of the earth. In other words, binigyan ang Holy Ghost sa atin para magkaroon tayo ng power. Power to testify. Kaya once na-filled ka ng Holy Ghost, nasa heart mong kabigatan para sa soul. At even now, pag-share mo, tatanggap ang mahal mo sa buhay. Even now, mabubuksan ang spiritual aspect ng kaibigan mo, kakilala mo, ng boss mo, kanegosyo mo, kapitbahay mo. Even now, by the power of the Holy Ghost, tatanggap po sila. Because if the Holy Ghost has the power to open the literal eyes of man, all the more He can open the spiritual eyes of those people being blinded by Satan, even now. Kayang buksan ng Lord, kayang buksan ng Holy Ghost yung mata nila para makita nila ang gospel, or makita nila ang kabutihan ng Diyos. Now all you have to do is to open your mouth and testify about the grace of God, about the goodness of God, about the power of God in the life of a person. Yun lang po, shout to the world that there is God and He's alive. Testify more. Be a witness of God. Because we are the most wanted men in the world of the living and the dead. Hinahanap po tayo ng mga kaluluwang yan. Pati sa hell, hinahanap po tayo para mag-share tayo dito sa mga mahal na sa buhay dito. Kung tutusin tayo ang mabili at mabentang tao ngayon sa world, tayo talaga po. Hindi po yung mga nakikita yung artista, hindi po. Sa spiritual realm po, tayo talaga mabenta tayo sa lahat. Tayo mabili at tayo pinaka-wanted sa lahat. Tayo yung hinahanap ng mga lost souls ngayon sa world. Dahil karamihan ng mga souls ng mga tao ay nagbebeg na isang Lazaro sa buhay nila. Na magsasabi na kung totoo ang hell, mas totoo ang heaven. At mas totoo na may Diyos na magliligtas sa sangkatauhan po. Pero anong ginagawa natin ngayon mga Christians? Iyan ang tanong ngayon. Ibig sa tayo may mag-testify, tayo mismo may takot din sa mga nangyayari ngayon sa paligid, sa world. Nag-aalala tayo para sa future natin po. Huwag tayong mangamba, Christians. Listen to me. You are the most wanted man in the world of the living and the dead. Lalo sa mundo ng mga buhay. Ilang mga tao ngayon ang naguguluhan at nangangamba. Nag-aalala na maaaring mangyari sa kanilang kabuhayan at gayon din may mga karamdaman, mabigat na karamdaman, and they need Lazarus. The witness, not the Lazarus of Bethany. It is the Lazarus who will testify about the power of God to salvation, which is not only for their soul. Salvation are not only for their souls, but also for all aspects of their lives. Yung salvation eh, sa lahat ng parte ng buhay natin. Pero yung iba ang sabi, nagtitestify naman ako. Eh, correct. Ako naniniwala dyan. Kaya lang, tungkol saan ang tinetestify natin? Please, don't get offended. Marami sa inyo pagdating sa pelikula. Nakapanood ang pelikula. Uy, ayan na. Brad, sis, panuuri mo. Pinopromote mo pa eh. Pinopromote mo, tinetestify. Ang ganda ng pelikula, Brad. Pare, ang ganda ng pelikula ang pinanood ko. Talaga, yung bida, galing ng bida talaga. At saka, grabe, yung ending, nakakaiyak talaga. Nakaiyak kami lahat doon. Bumahan ng luha doon sa loob ng sinihan talaga. Eh, ba't yan nagtetestify ka sa ganyan? Ba't hindi mo i-testify pag Sunday, Brad? Meron kaming friends sa game. Meron kaming To God Be the Glory Church. At nandito, ang preaching ng Lord. At ang Diyos, marinig mo ang Panginoon pala'y buhay. Marinig mo ang power ng Lord dito. Ba't hindi yun i-testify natin? Ba't yung movie na i-testify natin? Bakit yan hindi tayo mag-testify sa ganyan? Bakit hindi pag before Sunday, sinesend mo na yung link natin para marami makapanood doon sa mga non-believers sa uhaw talaga at talagang uhaw na uhaw salita ng Lord. I-send natin sa kanila. Pagkatapos pagdating ng Sabado, i-follow up pa natin sila. Tawagan pa natin. Pati na Linggo, follow up pa rin natin kung nanunood o hindi. Dapat ganun tayo. Yung po yung mga matinding mag-testify.
Yan po doon sa gawa, hindi salita yan. Gawa, ginagawa natin po. Na talaga sinesend natin yung mga link po natin para marami makapakinig ng salita ng Lord. Ngayon po pinag-uusapan natin, heaven and hell pinag-uusapan natin. Isa sa pinakamatinding topic sa pulpit po, pagdating sa hell. Dahil totoo ang hell. At yan ang pinakadelikadong bagay, pinaka-worst na bagay na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Kaya dapat yan tayo nakafocus talaga. Kanya nga may Bible eh. Kanya nga may pastor. Kanya nga may church. Para huwag mapunta ang tao doon sa hell. Pero ano nangyayari? Ano tinetestify natin mga kapatid? Yung mga napapanood, hindi ko sinasabi masama. Pero sana bago yan ay testify mo ang tungkol sa ginawa sa iyo ng Lord. I-testify mo, ang Diyos, alam mo, ginawa sa akin ito, ginawa sa akin ito, umagang ito, ganito nangyari sa akin, wala akong pera, bigla may lumapit sa akin ito, at binigyan akong pera, ganito, alam mo, wala akong trabaho, bigla ako napunta ako sa ganun, pagdating din pala, nangangailangan ito. Yun dapat yung mga patotoo natin. Yun ang dapat, at panuorin mo ito, ha? Ito panuorin mo. Hindi ba sa mamunod na sine, ha? Pero mas maganda ito pag ito pinanood mo. Manood ka pagka Sunday, 10 a.m. ito, panuorin mo yung aming programa namin. But hindi, marami kang matututunan dito. Yun dapat ang testimony natin. Eh, kaso hindi, yun yung movie. Yung iba naman. Lalo sa kababayan, huwag kayo magagalit, kababayan. Nakakita yung mari niya. Nakakita yung sister niya. Sister, ang ganda ng mukha mo. Flawless, flawless. Pati yung mga lamok dumudulak sa mukha mo. Ang ganda ng mukha mo. Talaga, flawless talaga. Ang ganda, ang kinis. Ano yung ginagamit mo? Sister, ano ginagamit mo? Ah, sister, matindi itong ginagamit ko. Lista mo, lista mo. Lilista pa yan. Lista, ano yung ginagamit mo? Hanapin mo yung brand na batakin mo lang. Batakin mo lang. Yun ang brando. Batakin mo lang. Hanapin. Saan mabibili yan? Ay, medyo malayo ito. Doon sa may... Walang problema kahit gano'ng kalayan. Hahanapin. Anong brand? Batakin mo lang. O sige, batakin mo lang. Hahanapin yung batakin mo lang. Dapat parang nakuha na. Then nakuha agad. Paano gagamitin ito? Madaling gamitin yan. Ito mismo, bote, ibatak mo sa mukha mo. At yung hindi mo alam yung nasa loob, mapupunta sa mukha mo yan. Mamaya mababatak na ang mukha mo. At tuwan-tuwa ka, nangyari ngayon, ano gagawin mo? Magtetestify ka naman sa iba ngayon. Oh, sister, grabe, nabili ko yung batakin mo nga. Grabe, kakalat yung batakin mo nga, batakin mo nga, batakin mo. Kumakalat dahil may nagtetestify. Brothers and sisters, bakit hindi sa Lord ang itestify mo na, sister, alam mo maganda, nangyari sa akin? Ako yung may problema, pero ang ginawa ko, binatak ko yung faith ko. Nung batakin yung faith ko, grabe, nakakailos ang Lord. Yun dapat, batak ang sabihin mo, batakin yung faith. Hindi batakin yung mukha. Eh, kahit batakin yung magtanda mo, babalik din yan. Kanya pinapaalam ng Lord sa atin. Yung sinasabi mo, yung faith, mabatak natin. Yun ang dapat po. Kaya yung anong cream ang ginagamit. Hindi ako magamit ang cream. Nagpe-pray lang ako sa Lord at pinagaganda ako ng Lord. Yun lang ang sabihin mo, ang Lord natin matindi, ang Lord natin, pero dapat batak ang pananambalataya mo. Pag batak ang pananambalataya mo, hindi ka magrabyado at hindi ka matatakot kasi nangyayari sa piligan, hindi ka magtatakot. Yun ang testimony natin dapat mga mare. Dapat ganun ang testimony po. Iwan naman sapatos. Bro, ganda ng sapatos mo, ganda ng toga mo. Oh, alam mo, pare. Alam mo, pag suot ko ito, pag naglalaro ng basketball, grabe, para ako si Jordan. Oh, grabe. Pag lilayap ako, grabe, taas ko tumalong. Yung sapatos na ito, antindi talaga. Oh, walang masama dyan. Pero hindi dapat ganyan ang patotoo mo. Dapat mabihan, ang ganda ng sapatos. Oh, yes. Hindi lang yan, pare ko. Hindi yan. Ano pa yan? Alam mo, brother? Tanungin mo sa akin, ilan na ang pinuntahan souls itong sapatos na ito? Yun ang dapat na patotoo. Hindi yung ganda ng sapatos mo, lumilipad ka para ka Superman, ang taas mo tumalo. Hindi yun. Ang dapat alamin mo, yung sapatos sa binigay, in the first place. Kanya ka binibigyan na ng Lord ng sapatos para humayo ka. Ngayon na kaya dapat pang may sapatos ka, bagay sapatos mo. Yun ang nasa isang, Lord, ilan na ba ang soul ang narating nitong sapatos na ito? Ilan na ba ang soul ang pinuntahan nitong sapatos na ito? Yun ang dapat para mag-testify, para mag-witness ako. Yun ang dapat nasa atin po. Alam niyo, walang masama dyan sa mga yan, pero mas mag-glorify ang Lord pag tumayo ka bilang buhay na patotoo. Na nagpapatotoo ka kung anong ginawa ng Diyos. At naniniwala ko, lahat tayo may ginawa ang Diyos sa atin. Lahat po tayo. Kaya pag tumayo ka bilang buhay na patotoo, doon nalulugod ang ating Diyos. Na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay nagpapagaling. At bukod sa lahat, ang Diyos ay buhay. At siya na lang ang pag-asa ng buong mundo, ang Diyos na lang. That's why do not be like Lazarus of Bethany na tamimi siya, tahimik siya, takot siya, wag! But be Lazarus the man with a very powerful testimony. Yun ang dapat natin gawin mga kapatid. And always remember, the
that we are the most wanted men in the world of the living and the dead. Yan po tayo. Kaya dapat lahat tayo po ay wanted in the sense na in demand ka or kasi kailangan ka sa kingdom of God. Brothers and sisters, sa panahon ngayon kaya ina-allow ng Lord yung ganyan para makita na maging sensitive tayong lahat. Hindi sensitive sa nangyayari sa paligid. Maging sensitive ka sa mga tao. Doon sa mga tao sa paligid mo, kung ano na nangyayari sa kanila. At yung soul nila, dapat nandun doon agad na alam mo agad na ang soul nito nangangailangan. Huwag kayong padadaya sa nakikita nyo. Misa, relax yan, patawa-tawa pa. Hindi ganun ang totoo niyan. Ang totoo niyan, pag ang tao walang word of God, pag ang tao walang nagpapatotoo sa kanya, very poor, beggar po ang souls niyan. Kaya kailangan bumubukas ang bibig natin at pinapatotoo natin ang salita ng Lord at yung ginawa ng Diyos sa atin. And honestly, ilang pinaisip ng Lord sa akin. Minsan di ba sinasabi, magpatotoo ka? Wala akong patotoo eh. Ba't wala kang patotoo? Baka hindi kumikilos ang Lord sa'yo. Why? Eh, ba't kikilos ang Lord sa'yo? Hindi mo naman pinagsasabi. Ang Diyos kikilos sa'yo pag pinagsasabi mo. Ang Diyos kikilos sa'yo pag nag-testify ka tungkol sa ginawa niya sa'yo. Hindi mo naman tinetestify paano gagawa ang Lord sa'yo. In the first place, minsan pinapahintul tayo sa mga negative things talaga. Why? Para makita ang glory ng Lord sa magitan ng, kunyari na pahintulot ka, mabigat na karamdaman, mamaya pagkagalingin ka na Lord. Why? Para i-testify mo na may Diyos na nagpapagaling talaga. Nadudungan mo, minsan mahirap ka sa finances, mamaya magugulat ka, gagaan ang finances mo. Why? Para patutuo mo, i-testify mo na may Diyos na tumutulong sa mga tao. Panahon ngayon para bumukas ang bibig natin po. Panahon ngayon para tayong lahat ng mga Kristiyano po, wanted tayo sa lahat ng lugar ngayon. Para sa ganun tayo po, hinahanap ng mga souls nila. Yung souls sila naghahanap, hindi po yung katawan nila, kundi yung souls sila na naghahanap ng maraming Lazarus na magbubukas ang bibig para ma-share, ma-testify ang gospel ng Lord at ang kabutihan ng Panginoon. Alam natin lahat ng nangyayari ngayon sa mundo, halos puro kasamaan, kadiliman na nangyayari po. Kaya ngayon ang panahon para bumukas ang bibig natin na sa kabila ng dilim na yan, may mabuti pa rin, ang Diyos nandun pa rin. Sa kabila, alam niyo, isa sa reason ba't inaalaw ng Lord ang kadiliman sa world? Inaalaw ng Lord ang kasamaan sa Lord? Para lumutang yung mabuti. Para makita yung mabuti. Makita yung mabuti na may mabuti pa rin. Sa kabila ng ganyan na kasamaan, may mabuti pa rin. Sa kabila ng dilim, may liwanag pa rin. At yun mapapakita sa pamamagitan natin po lahat ng mga Kristiyano na bubukas ang bibig natin na ginagawan tayo ng kabutihan ng Lord na dapat ipagsabi natin yung lahat ng kabutihan kanyang ginagawa sa atin. How I wish na sana mula po sa araw na ito magte-testify tayo na hindi ko ano-ano kundi testify na po natin ang malapit ng pagbabalik ng Lord at ang Diyos lang ang tanging pag-asa ng lahat ng mga tao sa mundong ito. Ang Diyos lang po. Hindi ko sinasabi ito para maging tamad ka, wala ka nang gawin, hindi magmasa sa Diyos. Hindi po. Ang Diyos ang lahat sa buhay natin. Ang Diyos ang magdadirect ng buhay mo. Ang Diyos ang magsasabi kung ano dapat mong gawin. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo kung saan ka kukuha ng pagkakakitaan mo. Ang Diyos ang lahat. Kaya yun ang patototoo natin sa ating Panginoon. Kaya dapat ang buhay natin ang nagtitimon ang Diyos talaga para may patotoo tayo, pero may magte-testify tayo na may Diyos talaga na nakakaalam ng lahat ng ating mga nangyayari sa buhay at may Diyos na handang tumulong po sa atin. May Diyos na punong-puno ng biyaya talaga. Biyaya na sabihin natin, kailangan ng lahat ng mga tao. Sa kanya nakita mo sinabi, laganap ang biyaya ng Lord. Sino magsasabi niyan? Tayo ang magsasabi niyan. Tayo mga Kristiyanong dumanas ng biyaya ng Lord ang magsasabi sa mga tao na laganap ang biyaya ng Lord at hindi sila dapat matakot na nandyan ang biyaya ng Lord. Tayo po ang tagasigaw. Tayo po tagapagsalita ng ating Panginoon. Kasi sana po huwag tayong pumaris kay Lazarus o Bethany na napagkataas, gawa ng miracle po, tumahimik na lang. Hanggang sa namatay, tumahimik na lang siya. Hindi ko alam kung napatay siya ng pariseo o hindi. Wala nang binanggit ang Bible sa kanya. Kasi wala man siyang binanggit eh. Wala siyang sinabi. Ginawa na mabuti, ginawa na miracle, pero wala pong binanggit. Kasi yung lahat na nanonood ngayon, sana po mula sa araw na ito, subukan po na yung hinahamon ko kay lahat. Magmula sa araw na ito, yan po unahin nyo sa buhay. Yan po kalampagin nyo sa buhay. Yan po isama natin sa buhay natin. Na talagang kakampal natin talaga yung mag-testify.
Saan man tayo magpunta, nandoon nagtetestify tayo at sinasabi natin po sa mga tao yung kabutihan ng Lord at sinasabi natin ang kapangyarihan ng Lord at sinasabi natin bukod sa lahat, may Diyos na buhay talaga na hindi nakikita pero meron. Merong Diyos na importanteng malaman ng lahat ng tao sa world. Brothers and sisters, sa pagkakataong ito, ni hindi mo alam. Makaisa yung mga kamag-anak natin ang nananalangin sa hell. Para tayo mismo po ay magmistulang Lazarus na talagang hahayo para sabihin yung mga tao para huwag na mapunta sa lugar na yon. Ang mga tao nakapokus ngayon sa kahirapan dito sa world na sinasabing buhay dito ay impyerno. Hindi po impyerno yan. Iba po ang impyerno. Matindi ang impyerno po. Kaya dyan sa parte niya, kaya dito pa lang, pwede sila maka-escape. Pero pag nando na, ay wala na pong paraan para makalaya pa sila. Kanya ang inaasahan ng Diyos. Ang Diyos ang umaasa sa ating lahat. Kaya tayo pinabtize ng Holy Ghost para magkaroon tayo ng power to testify. Ma-testify natin. At tayo maging Lazarus na katulad na Lazarus na beggar na sa kabila ng kanyang katayuan ay nandun pa rin at patuloy na bumubukas sa bibig para mag-share ng Word of God. Sa inyo lahat ngayon, na ngayon iniisip mo, hindi ka tinutugon ng Lord, subukan mo. Who knows? Baka yan nga ang iniintay ng Lord sa iyo. Ang pagbukas ng iyong bibig sa kabila ng iyong nararamdaman ngayon, sa kabila ng katayuan mo ngayon, sa kabila ng mabigat mong problema ngayon, yan ang iniintay ng Lord sa iyo. Alam na alam mo yan. Ang Lord mismo nagsabi, is there anything too hard for the Lord? Walang mahirap sa Kanya. Pero bakit nagiging mahirap at tila baga hindi siya kumikibo? Baka yan ay inintay ng Lord sa iyo. Magbukas ka ng bibig at sabihin mo ang tungkol sa Diyos natin, ang kabutihan ng Diyos at yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito. Ngayon sa orseto mga kapatid, nihiling ko po yuko natin ang ulo natin at tayong manalangin po sa ating Panginoon. Pikit natin ating mga mata. O Diyos na nasa langit, source pong ito, Panginoon, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sapagkat binuksan mong puso't isipan namin para malaman namin, O Diyos, ang mga bagay na dapat namin gawin. Lalo na po magbukas namin, bibig, Lord, para ipatotoo ikaw, Panginoon, at ipatotoo, Panginoon, ang kabutihan mo at kapangyarihan mo na ikaw lamang, Panginoon, siyang pag-asa ng buong mundo, Ama, wala na pong iba. Di kami pwede umasa sa tao, Panginoon. Di kami pwede magtiwala sa tao, Lord. Sa iyo lang kami nagtitiwala, Lord. Kaya tulungan mo, ito'y may parating namin, Panginoon, sa mga kamag-anak namin, sa mga mahal namin sa buhay. Para sa ganun, Diyos, anuman ang kalagayan, maipakita namin sa iyo na anuman ang kalagayan namin, Panginoon, bubukas ang bibig namin para sabihin ang kabutihan mo sa iba. Bubukas ang bibig namin para sabihin ang kapangyarihan mo sa iba. At yun ang gusto mong mangyari, Lord, para makakilos ka rin sa amin, Lord, at mag-glorify ka, Panginoon ko. Marami po salamat at tulutan mo lahat kami nandito ngayon, nakinig ngayon. Gawin mong patotoong buhay namin talaga, Lord, na magbukas kami ng bibig, Lord, at bukod sa lahat, mag-glorify ka namin lahat, Panginoon, sa magitan ng aming magandang patotoo, Ama. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas, at dinatakila ka namin, Lord. At alam mo, Panginoon, sa orsa ito, napakaraming mga kapatid, mga anak mo, Lord, nasa banig na karamdaman yung iba. Iba po yung nangihirapan sa finances. Iba po mayroon emotional breakdown. Tulungan mo po, Panginoon ko. Tulungan mo sila, Ama. Tulungan mo magbukas sila ng bibig, Panginoon, sa kabila ng ganitong mga sitwasyon, Ama. Maibukas nila yung bibig nila para ipatotoo ko pa rin sa kabila na nararamdaman nila. Katulad nito si Lazarus, Panginoon, sa kabila ng pagiging pulubit, miserableng buhay, na ibubukas pa rin ang bibig para ipatotoo ka, Panginoon, at sabihin ng tungkol sa iyo, Diyos. Gawin mo kaming ganun, Panginoon, kung sa kabila ng dinadanas namin, Panginoon, bumubukas ang bibig namin, Lord, para ipatotoo na may Diyos at paniniwala namin na may Diyos na tutulong sa amin. Paniniwala namin na may Diyos na tutulong sa lahat ng mga nangangailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat at patuloy ka namin tinataas, dinadakilat, pinasasalamatan, Lord. At lahat ng ito'y samot na langin namin sa indakilang pangalan. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, po rin ang Diyos, mga kapatid, at sana po sa tinalaki natin ito, ay mabukas ng puso at isipan natin po na malaman natin ngayon kung ano ang dapat natin gagawin bilang Kristiyano po, na magbukas tayo at maging witness talaga, na mga witnesses tayo ng ating Lord, na may patutuo natin ang gawa ng Diyos po natin. Yan po ang dahilan kung ba't marami sa inyo nangihina, dahil hindi mo na ipapatutuo na may Diyos tayong malakas, na siya magbibigay ng kalakasan sa atin at magbibigay ng katugunan sa lahat ng mga problema natin sa buhay.
Kaya sa pagkataong ito, mga kapatid, mayroon pa ibinigay ng Lord sa atin na isang napakaganda na regalo po. Yan ay walang iba kundi ang kaligtasan po para hindi tayo mapunta doon sa hell na sinasabi po sa Bible. Kaya lang tanggang papaano yung bagay na yan. Well, yan po itatalakayin po ni Pastor Lud, mga kapatid, para sa ganun malaman natin ang tungkol sa gospel ng ating Lord. At sa inyo lahat, nanonood ngayon sa isang linggo kayo mawawala, may topic ulit ang Lord sa atin para patuloy tayong palakasin, patatagin, at enlighten ng ating Panginoon. Salamat po. At nandito po si Pastor Lud para sa gospel ng ating Lord. God bless you all. Praise God, salamat po sa Lord for that very wonderful message delivered by our beloved Bishop na alam ko po na nagsilbi pong paalala po sa atin pong lahat that we need to testify about God's goodness, God's mercy, especially His power or the power of God to salvation, which is the gospel of Christ that we need to believe and to testify to others also. Lalo na po to all our first-time viewers. But the question is, what is the gospel of Christ? Now, according to Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." So malinaw na sabi po ng Bible that we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, faith to whom or faith to what? In Acts chapter 16, verses 30 to 31, "And he brought them out and said, Sirs," nagtanong po sila, "what must I do to be saved?" So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." So yun po ang sabi. Now another question, saan po sila dapat maniwala or believe in what? In the book of Romans chapter 10 verse 9, "That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart," naniniwala ka daw sa puso mo, if you confess your mouth, sa bibig mo, ng ating Panginoong Hesukristo, at naniwala ka sa puso mo that God has raised Him from the dead, you will be saved. So sa madalit sabi, it is talking about the resurrection of Jesus Christ. Kaya alam po, another question, resurrection lang po ba ang dapat po nating paniwalaan? Yan lang ba ang dapat paniwalaan? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." So sa madalit sabi, bukod po sa resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin paniwalaan, unang-una ay dapat maniwala po tayo about the death of Christ. Pangalawa is about the burial of Jesus Christ. At yung pong pangatlo, again, is the resurrection of Jesus Christ. Kailangan yan, tatlong pong yan ay kumpleto at dapat pong paniwalaan po natin. Yan po yung tinatawag na the gospel of Christ. Now, the question is believing enough? Sapat na po ba na maniwala lang po tayo doon? Doon na tayo tutuldok, doon na po tayo hihinto. Alam nyo, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, "For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang kahahantungan, ang katatapusan, or ang dulo doon sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, brothers and sisters, especially to all our first-time viewers, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo pwedeng matapos sa believing lang, but rather we have to obey the gospel of Christ. Now, how will you obey? In the book of Acts chapter 2 verse 38, "Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins,
and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. Iko-confess po natin ng ating po mga kasalanan. So, hihingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon at naniniwala po ako as long as nandun yung genuine repentance sa ating po mga puso, the Lord is willing and able to forgive your sins at dyan din po papasok yung ating pong death to sin in the book of Romans chapter 6 verses 1 and 2. So, take note. Yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po, ibabautismo naman po sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa book of Romans chapter 6 verses 3 to 4, or do you not know that as many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death. Ayun, malino, no. Sinabi, again, ulitin ko. Therefore, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So, ibig sabihin, yung pangalawang step po is we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, ang ating regeneration. So, sa madalit sabi, tayo po'y mababago na po. At naniniwala po ko, once you have the gift of the Holy Spirit or the Holy Spirit itself, you are also receiving power. Powers and power to overcome all our weaknesses. Wala pong tao na walang kahinaan. At sa pamamagitan po ng Holy Spirit, yan po ang tutulong po sa atin para ma-overcome ang lahat ng kahinaan po natin. At yan din po ang tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat ng gawa po ng mga evil forces sa ating po mga buhay. At gayon din, yan din ang magpapaalala po sa atin para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. So take note, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, brothers and sisters, especially to all our first-time viewers po, pwede po ba sa lahat sa inyo na gustong tumanggap sa ating Panginoon, taas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko, yuko po ninyo yung mga ulo, please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Bilang isang makasalanan, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung unang step para po sa pangalawang step sa lahat po na naintindihan po yung gospel na in-explain ko po sa inyo, nakatulad na napakinggan po natin, na yan din po ay kailangan i-share din po natin sa iba. So sa lahat po ng gusto magpa-baptize, andyan po mga telephone numbers po natin for the second step. Pwede po kayong tumawag po dyan para makapag-schedule ng water baptism, or otherwise, pwede po kayong mag-message po sa ating pong FB page para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, here's our beloved Pastora Norma for the additional message and benediction. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Purihin ng Panginoon para po sa inyong lahat yan ng pinahayag po na ating beloved Pastor Ludwig para po sa ngayon pa lang na nag-tune in. Encourage ko po kayo na magpa-baptize kayo upang sa ganun matanggap po natin sa Panginoon ang forgiveness of sins at matanggap din natin ang Holy Spirit na tutulong po sa atin sa pagbabagong buhay. Samantala, tayo po idadako sa offertory sa John chapter 13 verse 26 to 29. Jesus answered, "It is He to whom I shall give a piece of bread when I have dipped it." And having dipped the bread, He gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, "What you do,
do quickly. But no one at the table knew for what reason he said this to him. For some thought, because Judas had the money box that Jesus had said to him, buy those things we need for the feast, or that he should give something to the poor. Purihin po ang ating Panginoon. Ito pong talata na ito na binasa natin, nagpagpapakita ng unang panahon, kapanahunan pa ng ating Lord. Meron talaga silang koleksyon na pananalapi na lang akala ng mga ibang disciples. Inuutusan ng Panginoon si Judas na bumili ng something para sa kang feast o kaya ay magbigay siya ng pera doon sa mga nangangailangan ng tulong. Ganyan po sila ng panahon ng ating Panginoon. Meron na talaga silang suporta sa pamamagitan po ng mga kababaihan, mga tao na sumasampalataya po sa ating Panginoon. Talaga nung una pa ay meron na pong suporta. Katulad din po natin ngayon, sumusuporta po tayo sa gawain ng ating Panginoon sa ating paglilingkod sa Kanya. Alam natin na kaya pala kinakailangan tumulong sa gawain ng Lord dahil maraming mga pinagkakagastusan. Amen? Purihin po ang ating Diyos, magbigay po tayo sa Panginoon ng masasaya at hindi po napipilitan lamang. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give sa ABP part, sa unang part ng ating programa. Maraming salamat sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respective satellite churches. Para naman sa mga viewers from other churches, pakibigay ang inyong kaloob sa inyong iglesia. For Bible study offerings, maaari ninyo po itong personal na dalhin sa ating church center. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Purihin po ang ating Panginoon. Talaga pong napakabuti po ng ating Diyos. Very timely na ginamit po ang ating beloved bishop para turuan po tayo again. Natumulad po kay Lazarus na kung saan siya po ay talagang tad-tad ng galis nung siya po ay nabubuhay pa. Pero siya po ay nagte-testimony. At itong si Lazarus na to ay the most wanted man in the world. Hindi po ba na kung saan ay talagang ika nga ay kinakailangan siya ng Panginoon para mag-share ng Word of God sa mga tao. Kaya tayong lahat, alam niyo mga kapatid, marami tayo pong dapat na kunin ng mga trucks natin. Pag tayo ay lalabas, kailangan nakahanda po tayo. Katulad lang po nung mga nakaraan. Nung ako ay may binili na something from the store, sabi ko dun sa tindera, sabi ko, bigyan mo ako ng gift bag ah. Sabi, wala po kami gift bag. Ay, hindi, ano ba yung bag ninyo? Di ba dati-dati merong bag kayo? Ay, hindi po yung gift bag, shopping bag. O, pareho na rin yun, sabi ko. Para sabi ko, pwede ba lagay mo yung ano, yung gift receipt? Opo, sandali lang po. Naku, galit na mga kapatid. Tapos, inulit ko ulit. O baka makalimutan mo ilagay. Sinabi ko pong sandali lang po. Alam yun, sabi ko, aba, stress ka yata. Sabi ko, huwag kang ma-stress. Alam mo, ganyan talaga mga senior, paulit-ulit. Tapos sabi ko, alam. Tapos biglang nagbago yung tono niya, mga kapatid. Siguro na-realize niya na talagang stress siya. Ngayon sabi ko, alam mo, ganyan ako dati eh. Eto, binigyan ko ng trucks. Manood ka sa Sunday ah. Diyan, malalaman mo kung paano mababago yung pagiging stress mo. Sumaya siya mga kapatid. Alam po ninyo, talagang kailangan handa lang to tayo. Dahil ang kalooban ng Diyos, tayo ay mag-testimony. Eh, paano tayo mag-testimony kung palaging ika nga, eh, wala doon ang ating kaisipan? Eh, isipin ninyo, ang ganda-ganda ng patotoo para po kay Lazarus, na yung sugatin na yun, na siyang pinatotoo ng Lord sa ating lahat para hiyain tayong lahat. Kaya kinakailangan po, higitan po natin si Lazarus dahil ang buhay naman natin. Hindi po tayo nabuhay dito ng katulad ni Lazarus na ang tad-tad ng galis eh nagsishare pa ng Word of God sa mayayaman. Hindi po tayo katulad niya. Binigyan tayo ng Panginoon ng magagandang buhay. Kaya nga, ika nga, kailangan tayo maging masigasig na tayo po ay mag-share ng Word of God. Maraming salamat po. Ayoko po natin ang ating maulo. Dakilang Ama, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sapagkat very timely na pinaalala mo sa amin, Panginoon, si Lazarus. Si Lazarus na binuhay mo, ngunit tumahimik, hindi po nag-share ng Word of God.
hanggang siya po ay namatay ulit. At ganoon din si Lazarus na tadtad ng galis, pero hanggang langit, Panginoon, ay talaga napag-uusapan din. Nandun siya sa bosom ni Abraham. Kaya Ama, tulungan mo po kami na maging katulad kami ni Lazarus. Kahit na sa tingin namin ay wala naman kami, mababa lang kaming tao, huwag kaming matakot na magbuka ng aming mga labi upang share ng mga tao. Dahil kung hindi kami, sino po ang magsishare ng Word of God sa kanila? Alisin mo pong lahat ang takot namin, Lord, na humarap sa mga tao. Kundi ang takot lamang sa iyo ang ibigay mo sa amin, Ama. Maraming salamat po sapagkat alam ko na bibigyan mo kami ng talino kung paano namin i-share ang Word of God sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Huwag kami maiinis sa kanila sapagkat sila po ay dating katulad din namin na ganun din, Panginoon, sa buhay sa mundo. Kaya Ama, salamat po. Pagpalain mo po kami lahat. Iunat mo ang iyong pagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo. Patuloy mong basbasan, Panginoon, ang buong katauhan. Ingatan mo po ang mga kaisipan na huwag mong pahintulot sa pandaraya ng kaaway. Ingatan mo po mga physical, Panginoon, huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases. Ingatan mo rin ang kabuhayan, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, na dumaloy ang masagana ang pagpapala at ang pagpapalang ibibigay mo, Panginoon, hindi po kasya, kundi sobra-sobra pa. Maraming salamat po. Patuloy po na ang pinapanalangin na magkaroon po kami ng mapayapang, Panginoon, butuhan o Diyos, at ihalal mo ang tamang tao na nararapat po sa bansang Pilipinas upang maiahon po ang aming bansa. Maraming salamat din po sa pagtigil na ng COVID-19. Dalangin po namin, Lord, na talagang lubusan na siya mawala sa harapan namin. Salamat po sa pagtugon mo sa mga prayers namin at ibigay mo sa amin ang mga kaluluwa, Panginoon, na wi-witnessan po namin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. The Lord bless and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Huwag po natin kaliligtaan hanggang sa susunod pong linggo. Huwag na huwag po natin kalilimutan na dumalo sa ating paghahandog dapat. Kasi nakikita po tayo ng ating Diyos kung ano pong ginagawa natin ng every Sunday. Salamat po. God bless you all and to God be the glory.